Hello, mommies! Andito na naman ako, si Baby Kelly! So, it's 7 a.m. in the morning na. So, kailangan ko na kumain ng gerber kasi minomonitor ng tatay ko sa CCTV kung ano yung ginagawa ko. So, every 7 a.m. kailangan kumakain na ako ng gerber. After kong kumain ng gerber, mag-water ako. Then, after ng water, mga more or less 30 minutes, matapos akong mariligo, iinom na din ako ng milk. Kasi every 5 a.m. or 4 a.m. gising ako. So, every 8 a.m. or 8:30 a.m. balik ako sa pagtutulog. Opo, yun po yung routine ko daily. So, ito na po, magsistart na po ako kumain ng aking gerber carrots. Actually, guys, si Nanay walang topic na maibibigay sa inyo. Pero, this time, may nakita siya na parang isang mensahe para sa mga parents or sa mga mommies out there. So yun, guys, 6 na senyales na ready na si Bibi na kumain ng solid foods. So ito yung ibibigay na, guys. Kailan pwedeng kumain ang baby? Narito ang dapat nating malaman. Excited ka na bang pakainin si baby? Alamin muna kung handa na ba siya. Habang lumalaki si baby, lalo tayong nasasabit na maabot niya ang kanyang milestones. Gaya nung unang beses niyang umupo, unang beses niyang magsalita, at pati na rin unang beses niyang kumain. Taunang 6 na buwan ng sanggol, inirekomenda ng mga pedya na eksklusibong breast milk lamang ang ibibigay sa kanya. Ngayon, marami rin ang nagsasabi na maaari nang kumain ng solid food ang mga sanggol mula 4 na buwang gulang. Pero guys, si baby Kari hindi namin pinakain ng solid foods 4 months or 5. Pagpatak ng 6 months na age po ni Kari, dun po namin siya pinakain ng solid foods. At yun po yung unang-unang kinakain namin ay yung gerber squash at saka gerber carrots. And every lunchtime po, pinapakain po namin siya ng cerelac. Yun po yung routine namin. Gerber, cerelac lang po. Pero pagka dinner po, hindi na namin pinapakain si Baby Kelly. Every morning at lunchtime lang po siya namin pinapakain. Subalit, paano mo nga ba malalaman kung handa na si baby na kumain ng solid foods? Naniniwala ang mga pedya at eksperto na dapat hintayin na mag-6 na buwan ang sanggol bago siya simulang bigyan ng solid foods. Nirekomenda ng World Health Organization at iba pang organizations na ang mga bata ay mag-exclusively breastfeed o ibig sabihin ay gatas lang ang tanging pagkukunan nila ng sustansya ang mga bata sa unang 6 na buwan ng kanilang buhay. Subalit pagdating ng kanilang 4 na buwan, may mga sanggol na nagpapakita ng mga senyales na handa na silang magsimulang kumain ng solid foods. Nakadepende rin ito sa maturity ng digestive tract ng sanggol. Bagamat, mahirap malaman kung mature or developed na ang digestive system ni baby. May mga pag-aaral na nagsasabing pagdating ng 6 na buwan ay nababawasan na ang mga sakit na maaaring mapuha ng isang sanggol. Mga senyales na ready na si baby kumain ng solid foods pagdating ng 4 or hanggang 6 na buwan ni baby, maaaring mapansin ng kanyang ikinikilos na handa na siyang kumain ng solid foods. Narito ang ilang senyales na pwedeng mabantayan. Kaya niya niyang umupo ng hindi masyadong inaalalayan. Nagpapakita siya ng interes sa pagkain. Nawawala na ang kanyang pump thrust reflex. Natututunan na niya ang pincher grabs. Mayroon na siyang oral motor skills. Dumoble na ang kanyang timbang. Ano ang dapat unang kainin ni baby? Nirekomenda ng mga eksperto na unahin muna ang mga soft food o pagkain na mash o puree para hindi mahirapan si baby at makaiwas rin ng mga aksidente sa pagkain. Mas mabuti kung paisa-isa ang pagpapakilala ng pagkain kay baby. Ito ay para mas madaling mamonitor at matukoy kung mayroon siyang hindi magandang reaksyon sa pagkain. Ibigay muna ang parehong pagkain sa iyong sanggol sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Pansinin ko nagkaroon siya ng allergy rito. Nagkaroon ng rashes, nahirapan huminga o bigla masusuka o nagtatae. Kapag ganito ang nangyari, itigil ang pagbibigay ng pagkain sa kanya at alamin kung mababawasan ang masamang epekto. Hindi rin naman totoo ang paniniwala na hindi mahihili ang sanggol sa gulay kapag pinatikim mo agad siya ng mga prutas. Tandaan,
Wala pang sapat na ngipin ang mga baby parang muya ng mga matitigas na pagkain. Ang pagpapakain sa kanila ng solid foods ay maaaring magdudulot ng choking. Huwag rin munang haluan o asukal o asin ang mga pagkain ng baby. Panatilihin itong simple. Tuwing kailan dapat pakainin ang baby. Ang mga sanggol na nagsisimula pa lang sa solid food hanggang 8 buwang gulang ay dapat pakainin ng nasa 2 o 3 beses lang sa isang araw. Pagdating sa 9 to 11 months ni baby, itaas ito sa 3 o 4 na beses kada araw. Pagdating ng ika-12 months hanggang ika-24 months, dagdagan na rin ito ng 1 o 2 malulusog na merienda. Gaano karami ang dapat kainin niya? Huwag magtaka kung ang pagkain ay mapupunta sa mukha, kamay at damit ni baby. Magiging makalat talaga sa umpisa. Kaya sa inyo lahat, enjoy feeding your baby at tingnan palagi yung date na binibigay niyo kay baby at yung minimix niyo sa kanyang pagkain. Salamat at God bless always. Bye!